Ako si Timoteo. Isa ako sa mga taong tinulungan ng Panginoon na mamulat sa aking mga maling ginawa sa buhay. Di ako marunong makontento. Lagi akong naghahangad ng higit pa sa kung anong meron ako. Reklamador, toxic. Dati akong manager ng isang restaurant. May tinitirang apartment, may kotse, may isang asawa, may isang anak. Ngunit hindi ko lahat nakita ang kung anong meron ako. Hanggang sa unti-unti silang nawawala sa akin. Sabi mo mga kasama mo, bawal ang ili. Yes, sir. Tara na. Mga par, kanina pa kayo? Sanya ka, pre. Agal mo. Amik na kami. Pre, alam mo, nakakasira ng barkada yung trabaho. Huwag ka na lang kaya magtrabaho. Corny mo, boy. Chat. Ano, pre? Basta problema mo. Pangapan. Dahil pa yung isipin. Tabing bayar eh. Sa bahay, sa kotse, sa tuition fee ni Ashley. Dagdag pa tong restaurant. Baba ng sales namin ngayon. Pinaghahanap pa na nga ako ni Boss. Relax ka muna, pre. Tanggihin natin yan. Sa isang marapin ng mga problema. Nakakapagod to, pare. Parang walang kwenta ang pagtatrabaho. Walang naiipon. Ganyan talaga, pre. Kami nga din eh. Wala eh. Wala din kami naiipon eh. Di ba, pre? Ewan ko, pare. Maraming sa mga may nagtatrabaho ni Rebecca. Pero, kapos-tapos pa rin. Para bang napakamalas ng buhay ko. Ano yung isipin yung pare? Marami po mas grabe ang sitwasyon sa'yo. Na magkilala ka lang. Huwag mo nang kakalimutan at tumawag sa'yo. Teka. Parang bagay sa pandemic ko nga. Ano ba rin sinasabi mong tumawag sa taas? Nilalagnat ka ba? Ikaw ba yan? Huwag tumawag sa taas, sinasabi mo. Dala lang yan ng anak, pre. Seryoso ako. Iniisip ko na din na magbago. Alam mo, pre, kulang ka lang sa shot. Shot ka na kaya. So, cheers, pa. Pahalang araw, magiging katulad rin ng buhay niya ang buhay ko. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Mas maganda pa sa buhay niyo. Ayan. Hindi ko
pag-uusa natin, baka dumating ang daddy mo. Maghahayin pa tayo para sabay-sabay tayong kumain. Ayusin mo na anak yung mga nakapatong niya. Anak, buksan ang pinto. Baka daddy mo na. Diyan pala, daddy. Sigurado kayo, hindi kakakain. Ashley, anak? Ashley? Anak, maghahayin ka. Nakakain na tayo. Iintindihin ko lang ang daddy mo, ha? Sige. Dad, hindi ka bigyan na ang lasing, ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Pabayaan mo na ang sarili mo, daddy. Eh, kain tayo? Sali. Ay, sana naman ako pagpalit. Gabi-gabi na lang, lasing ka, dad. Ano naman gagawin ko sa'yo? Ashley, okay ka na dyan, anak? Papa, Mami. Nakakain na tayo, ha? Sige po. Hindi na natin makakasabay ang daddy mo at nakatulog na. Kasing na naman. Mami, pagod na lang tayo. Okay. Thank you po. Tapos, anak, pagkatapos ating kumain, i-prepare mo ng mga gamit mo sa school dahil maaga ka bukas. Apo. Tapos bukas, dahil wala naman akong gagawin, ayusin ko yung bahay natin. Tutuloy ko yung paglilinis natin. Sa tingin ko, kailangan natin mag-iba ng presyo ng mga gamit. Kasi, ang gulo-gulo na dito sa bahay, napapabayaan natin ang bahay. Anak, o kanina, huwag mo naisipin yun, ha? Pagod lang at lasing lang ang daddy mo. Oo. Kain ka lang. Dad, may sasabihin sana ako. Ano naman yan?
Wala pa ang pera, magtipid-tipid na kayo. Hindi yun, Dad. Ano mo ba yan? Napag-isip-isip ko kasi na titigil muna ako sa trabaho. Ano? Titigil ka sa pagtatrabaho? Ano ba naman yung kalokohan yan, Rebecca? Dad, napapabayaan na natin ang anak natin. Kailangan tayo ni Ashley. Kanina, kinausap ako ng teacher niya. Kailangan natin intindihin yung anak natin. Tsaka itong bahay. Napapabayaan? Di kaya nga tayo nagtatrabaho para sa batang yan. Para may panggastos tayo dito sa bahay. Alba naman yan, Rebecca. Magsasakripisyo muna ako. Magtitipid muna tayo sa mga gastusin dito sa bahay. Para to sa anak natin, Dad. Para sa atin. Para sa bahay. Matapos, ano sa akin mula, Tia Asa? Betche, buhay naman to. Kaya nga pagtutulungan natin to, Dad. Ayoko naman na iasa sa iba yung pag-aalaga sa anak natin. Dad, kailangan ako dito sa bahay. Kailangan tayo ni Ashley. Hindi ko alam. Gawan mo ng paraan yan. Rebecca, gawan mo ng paraan yan. Ang aga-aga nakakainig ng bahay. Tayong mga kapasasalitation niyan kung ganyan kadumi dito. Ayos mo yung trabaho. Ganun-ganun mo kapag babae, pero sa trabaho wala kayong magaling-galing. Dapat lang nalinisin mo! Ayusin yung trabaho mo. Wala kayong pagkakalit. Napakaswerte talaga ng mga ganitong tao. Lahat na lang nasa kanya. Magandang bahay, magandang trabaho, magarang kotse, magandang asawa. Ako kaya, kailan naman kaya ako papalarin? Ganito na lang ba talaga ako habang buhay? Oh, Mare, sige, tuloy tayo muna sa opisina. Sila ka pang yun. Oo, lalabas tayo. Nandito lang ako sa opisina at maraming pang ginagawa. Excuse me po, may I come in po? Yes. Sir, you have an important mail from prosecutor's office. Ay, patong mo lang dyan sa table ko at walang kwentang sakpi na yan. Ay, nako pare. Walang motor yun eh. Oo, may dumating sa akin sa sakpi na galing sa PC. Oo. Sige. Tangin na nga to, man.
Pre, ano? Later tayo, ha? Subukan natin doon sa isang bar. Balita ko doon, marami daw doon magagandang bebot. Magpahingin naman kayo. Wala na kayong umay, ha? Hanip ka naman, pre. Parang di na kita kilala, ha? Hamit na hamit ka din, gago. Sige na, pare. Tama yan. Ge, pre. Pupunta ka, yari ka sa amin pag di ka sumipot. Oo na, oo na. Siya naman, oh. Hindi ko alam sa iyo. Ang dami-dami ng gastos dito. Dagdag pa kayo. Eh, ikaw itong palpak eh. Bakit pa hindi mo naman monitor lahat ng gastos natin kung ano mo kasi ginagawa ko? Palpak? Ako pa ang palpak? Eh, ba ang dami-dami kong ginagawa sa pisina? Sakit ka sa ulo. Sakit sa ulo? Mas masakit ka sa ulo, ha? Bawang-baw na nga tayo sa utang. Load ka pa ng load. Nakakahiya ka sa mga kaibigan ko. Huwag mo kausapin. Bakit hindi kita matansya? O ano? Sige, subukan mo! Tuloy mo! Kuya, palimus po. Wala akong pera. Kung saan-saan nyo lang ginagamit ang pera, baka mamaya pinag-a-addict nyo pa yan. Kuya, gutom na po ako. Nasaan ba ang tatay mo? Bakit napakabayaan ang magulang mo? Gagawa sila ng gawa ng bata, hindi naman pala kayang buhayin. Kano nga? Oh, yung trabaho niya, ayusin nyo dyan, ha? Ayusin yung mga trabaho nyo. Yung mga kalat dun sa labas, linisin nyo agad. Hindi yung para kayong mga estatwa dyan, titigil-tigil kayo dyan. Oh, ayusin mo yan. Saglit na lang ito. Ibebenta na natin ito nung makakain na tayo, ha?
bill ko, ha? Bill ko na ba talaga to? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Oh, miss, miss. Pa-order muna ng 3 bottles. Okay, thank you. Ano pa kung order niya? Yun lang. Thank you, sir. Thank you. Alam niyo mga pare, inggit na inggit ako dun sa isang manager dun sa kabilang opisina. Ba't ka man, pare? Inggit? Siyempre! Si pare, may mag-aaral siyang sasakyan. Isa ko, ito lang. Tapos kapag nakikita ko silang magkasama, magkasawa, ang saya-saya nila. Tulad ko. Eh, mas gugustuhin ko pang kasama kayo kaysa sa mga kasama ko sa bahay. Pre, huwag kang ganyan mag-isip. Pamilya mo yung mga yun eh. Buti ka nga eh. May pamilya. Eh ako, wala. Alam niyo naman, nilalayo ang mga anak ko dito. Oo. Dapat nga, minamahal mo sila eh. Kasi sila yung sandigan mo pag, halimbawa, wala kang mga kaibigan mo, di ba? Mahal ka naman sila, pare. Kaso sa dami ko nang iniisip, dumadagdag pa sila sa problema ko. Eh, sila nga yung puno-duno ng mga problema ko sa buhay. Gastos dito, gastos doon. Mare, hindi alam ganun. May kanya-kanya tayong problema. Pero dapat, sino pa rin yung sandigan mo? Cheers, cheers, pare. Hi sir, ito na po yung order nila. Ito? Ito na rin yung gusto kong sandigan ko. Hindi miss. Ako nga pala si Timoteo. Talagang po. Miss, pwede ko pang makuha ng kaya ko. Ayos ka, pre. Di ba natay kami? Pari naman. Sa akin po ba kayo nahihinaan? Okay, huwag ito sa'yo. Malaki ka na. Miss tayo, pare. Bye.
Pucha, wala na pala akong sigarilyo. Makabili muna ng sigarilyo. Pangina mo, wala kang kwenta. Wala kang silpe. Tangin mo, wala kang kwenta. Magluto ka dito, may silbi ka naman. Hayaan mo anak, balang araw, magkakameron din tayo niyan.
Mr. Akol, kung magandang araw. Attorney, maupo ka. Salamat. Kape! Oh, tanok eh. At napakasarap ng kape ko dito. Alam mo, sa Batangas, barangong kape. Ang pinakamasarap dito sa Batangas. Okay, by and by. Ay, teka. Nabasa mo na ba yung sabi na natin? Ay, attorney. Ito po ay nasa aking mesa. Hindi ko nga napapansin. Naabot to sa akin ng staff ko. Pero babasahin ko ngayon. Kasi hinihintay kita, attorney, magawa nito. Naintindihan mo na ba yan? Stupidong buhay ito! Paano bang gagawin natin dito, attorney? Kailangan natin sagutin yan ng within 10 days. Kasi kung hindi natin masasagot yan, ay patong-patong na kaso ang ibibigay sa inyo mga katransaksyon mo na nagka-problema ang checking mong inisyo, tumalbog, ayon sa pinang yan. Eh kaya nga, paano ang gagawin natin dito? After na submit natin ang 10 days at mapag-aralan nila, sasagutin nila tayo kung ang ating binigay na kasagutan sa kanilang mga tinatanong para sa iyo ay okay ba o talaga may probable cause to believe na may naging problema ka sa pag-i-issue ng check sa iyong transaction. Lang yan. Kasi bayad kasi pumalpak yung bullshit na yun. Kala ko pa naman, smooth ang aming transaksyon. Huh! Kaya nga, Mr. Acapulco, bago ka mag-issue ng cheque, kailangan i-verify mo sa bangko mo kung may laman ang iyong bangko bago ka mag-issue. Alam mo bang kailangan mabayaran mo yan lahat? Hype na buhay ito. Napakamalas talaga. Wiro mo yun, halagang 4 million. Tapos dodoblihan pa, magkano yun? 8 million peso. Saan ka hahagilap na yan? Kaya pinakamaganda, maghanap ka na sa ngayon kung paano ka makakakuha ng pera at mabayaran natin lahat ang pagkakautang mo sa iyong mga katransaksyon. Napaka... Hayop na buhay nito. Napakamalas talaga. Alalahanin mo. Sa dami yung kasang ipapatong sa'yo. 12 counts. Stop a case. Stop a case yan ha. At may kulong count 12 years. Sana walang one day kasi shoot ka sa Muntinlupa kung meron. Naintindihan mo ba ako, Mr. Acapulco? Pobre. Pare, mamaya tayo ha. Balikan natin yung bar kagabi. Sinasama ako ni Missy sa religious activity nila. Religious activity? Ano parang religious activity yung pinagsasabi mo? Pare, active nasa si Missy sa simbahan. Ito nga, sinasamaan ko siya paminsan. Langya ka naman pare. Gabing gabi. Eh gabi na nga lang oras nating magkakatropa tapos bigla ka namang lilihis ng landas. Ano ka ba? Saka na yan. Bahala na, pre. Baka kami naman ni Mrs. mag-away nito. Sus! Eh di magdahilan ka, pare. Sabihin mo, bigla kang kailangang may tapusin sa opisina. Nangya ka, pre. Sige na nga. Pero ngayon lang ito, ha. Babawi na lang siguro kay Mrs. bukas. Iyon ang sinasabi ko. Sige, pare. Kukontakin ko yung bebot sa bar kagabi. Nangya ka, pre. Mais ka nga. Maglalasing lang tayo, pero ayaw natin masisira ang pamilya natin. Diraulo ka talaga. Eh, minsan lang naman to pare. Alam mo na, pampatanggal ng stress. Saka, hindi naman to malalaman ni Rebecca. Hanggat hindi niya nalalaman, hindi siya masasaktan, di ba? Pare, bahala ka. Basta siguraduhin mo, di kami sasabi. Oo naman, ipapahama ko ba naman kayo? Sige na pare, maya na lang. Sige pare, ikaw na kumunta kay Joseph ha. Bye. Thank you.
Hoy, usi-usi lang humokong na to. Sarap buhay. Swerte nga naman. Saan kaya tayo pwedeng makahanap ng maraming tao na mahihikaya? Baka po marami din sa magandang yung makakuha din tayo. Sige, maglahad lang tayo. Siguro doon pwede kasi maraming tao at kainan. Tara. Uy, napatawag ka. Kamusta? Wala akong dyan makakuha sa kanila. Sure. Pwede ba? Nakaul? Pwede naman. Maaari ko po ba kayo maabala sa bilet? Yeah, yes. Okay, bukas. Okay lang po. Thank you po. Paano? Kamay na lang. Sige. Bye. Bye. Sir? Excuse me po. Yes, please. I'm Hope, sir. And siya naman po, Sir Ruth. Maaari po ba namin kayong maabala sa bilet? Teka, tungkol sa ba to? Nagpapalagana po kami ng mabuting balita ng Panginoon. Baka nais nyo po kasing dumalo sa aming munting pagpupulong. Subukan mo kapatid, baka sadya kami sinugol. Upang mas mapalapit ka pa sa Panginoong ating Diyos, ginaganap po ang aming readings tuwing Linggo ng umaga dito lamang din sa ating paaralan sa May Kanto. Pasensya na kayo ha. Pero mawalang galang na ho. Ako ho ay hindi interesado sa mga ganyan. Eh, sa dami ko na hong iniisip, kung dadagdag pa ho ang pagbabasa, ay baka ako'y malito na. Okay lang yun, sir. Nauunawaan naman po namin kayo. Di ba, sir? Ito po, sir. Kung sakali pong free time kayo, pwedeng-pwede niyo po katawagan sa numerong nakalagay dyan. Sige. Maraming salamat po. Hello, sir. Tim, marami akong naririnig about your management and I don't think kailangan ka pa ng company ko. And because of that, I already hired someone kapalit mo. Tomorrow will be his first day and tomorrow will be your last. Please pack your things and turn over mo ng ayos ang lahat ng ito. You do not deserve a seat in my company. Thank you for your service, Mr. Natividad. Your last paycheck will be delivered to your bank account. I miss home. House you sold, I still move, but you're not you. I don't know you anymore. So tired of looking for the bright side, I'm done trying to love something I can't find. I let go, you're not who I used to know. Bad trip, pare. San si Mark?
Eh, baka parating na yun. Tinawagan ko na kanina eh. Siya pa pala ang late. Order na. Bawasin natin ito. Bad trip ang... Ay sir, ano po order nila? Pwede ka ikaw. Mayroon ako. Baka marinig tayo ng gusto. Mayroon tayo ah. Hintayin kita. Order na rin ng isang sisi. Tama na yan, tama na yan. Ang malag ah, kompleto na. Oh, ito anak oh, inuman na. Sige. Saan pa? Ang inapre. Bad trip ako man. Nawalan pa ako ng trabaho. Oh, bakit pre? Pre, pangat daw management ko, nagsimbo mga taong na. Yun daw. How about your wife? May trabaho naman din ba siya? Ano nga pare, re-resign lang ni Lisa sa trabaho. Tapos ngayon, eto, ako naman nawala ng trabaho kung kailan napakaraming gastusin sa bahay. Relax lang. Let's drink. Cheers. Sige mga bro, pagbigyan natin ng mga yan. Tol, pawi na yata ang mga mokong. Dito, tara. Ayos, yan ang gusto ko. Mga tol, saglit lang. Kanina pa kayo, sasamahan yung mga tingin ha. Kilala nyo ba kami? Mukhang gusto pa natin magpakilala tol ha. Hindi ata kilala ang pinapanggahan ng mga to. Ano ang problema nyo? Hey man, buti pa lang. Umalis ka lang kayo. Para walang nangyari. Ang yabang pala ng isang ito eh. Tapang eh, ano? Oh!
Pare, tumawag si pre. Tumawag ka ng ambulansya, pare. Pre, may police. May mga police. Thank you.
pass ako dito. Kamusta ka? Sino may gawa niya sa'yo? Huwag kang mag-alala, ha? Nani! Uwi na kayo. Nani! Mami, uwi mo na si Ashley. Ako nang bahala. Kaya ko na to. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Dad. Makakalabas ka dito. Iuwi mo na ni si Ashley. Lalabas din ako dito. Iuwi mo na si Ashley. Kaya natin to, ha? Tagal mo ang loob mo, ha? Aray ka mabuti, ha? Bakit man nangyayari to? Hindi. Lakasan mo loob mo, ha? Kaya natin to, ha? Kaya natin to. Promise, promise. Gagawin ko lahat para makalabas ka dito. Okay? Okay. Ano ako? Pabalik kami dito, okay? Kumuha kami ng gamit mo. Kasi hindi ako ng tulong. Gagawin ko lahat na makalabas ko lang dito. Alam ko muna ako makasalan nun. Mayor, nakasaksak daw yan sa inuman. Papuntay mo sa akin yung bago. Hoy, ikaw, bago. Punta ka nga dito. Bato, sir. Mukhang pipitsugi na. Mangas mo talaga yan. Sabi nila, nakasaksa ka daw. Iniligtas ko lang ho, sir, yung kaibigan ko sa mga nangungursarado sa amin. Oh, ganun ba? Matigas pala to eh. Saan mo nakuha to? Sabihin mo, saan mo nakuha to? Sir, ibinigay ko yan ng isang babae nung isang gabi. Saan mo nakita ang babaeng ito? Sa... sa restaurant, sir. Sir, sir. Nakikita mo ba to? Sir, oh sir, bakit po? Hanapin mo siya para sa akin. Bakit? Sir, bakit yung siya hinahanap? Ang babaeng yan, ang anak ko, na matagal ko nang hinahanap. Dahil matagal na kaming nagkahiwalay. Simula nung makulong ako. Tinakwil niya akong ama dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Maliit pa lamang siya ay nagkahiwalay na kami. Ngunit hinding-hindi ko makakalimutan ang kanyang itsura. Kahit ngayon, na malaki na siya.
Tutulungan kitang makalabas dito kung mahanap mo siya. At ipabot ang nais kong sabihin. Matutulungan mo ba ako? Oh, sir. Sir, makalabas lang po ako dito. Hahanapin ko po ang anak niyo, sir. Kuha mo si daddy mo ng t-shirt mo. Sige po. Kami at ito. Okay. Tapos anak, yung susutin mo mamaya ha. Nak, prepare ka ng maaga ha. Apo. Kailangan tayo ng daddy mo. Tawin ng daddy mo. Okay. Assignment, managawa mo na ba? Apo. Papas na lang natin sa school. Dito lang. Kailangan tayo ng daddy mo, ha? Kaya lalaksan natin loob natin. Okay? Makakalabas din ng daddy mo. Kaya natin to, ha? Magdadasal lang tayo kay Lord. Makakalaya si daddy. Wala siyang kasalanan. Okay? At kailangan, gusto ng daddy, magpa-focus ka sa studies. Okay? Huwag mo isipin yung problema natin ngayon, ha? Tama tayo. Gising. Sir. Gising. Po. Makakalabas ka na. Pinapiyansahan kita sa kaibigan ko para makalabas ka na ng maaga para mapuntahan mo anak ko. Talaga po, sir. Salamat po. Balitaan mo ako, ha? Ate Bidad, laya ka na. Ito, yung mga gamit mo. Oh, anak, hawa ka mo mabuti yan, ha? Pagkain niyo ng daddy mo, baka magpatak. Opo, mami. Kailan po makakalaya si daddy? Huwag ka mag-alala, anak. Makakalabas din ang daddy mo, ha? Wait lang, Ashley. Huwag ka muna tatawid. Buhay pa, buhay pa yata. Tawag ambulansya! Tawag ng ambulansya! Tawag ng ambulansya! Buhay pa, ano siya? Oo, parang wala nang maanay. Thank you.
lang ha, Timoteo! Timoteo! Oh, Nicole! Bakit na ba kayo ng mag-ina mo? Ah, hindi pa. Kalalabas ko lang ng kulungan. So, surprise ha, ikasana sila. Hindi mo ba alam ang nangyari sa kanila? Ha? Kanina, nung papunta sila sa'yo, nasagasaan sila. Ana? Anong binagsasabi mo? Pasensya na akong nabigla kita. Nag-aalala lang ako sa iyong mag-ina. Nandun sila ngayon sa ospital. Sa ospital? Oo, puntahan mo na. Bilisan mo. Hindi ko yung kasagutan ng boss, hindi pwede magkakas. Ma'am, dala po dito yung anak ko kanina, tsaka po yung asama ko na aksidente po. Anong rubo-repay ka na tipid ako? Check ko lang, sir, ha? For awan ko. Ma'am, pa-remix po. Sir, room 405, fourth floor. For... Anak, dito na ang daddy. Anak, dito na ang daddy. Patawarin mo ang daddy, ha? Babawi ang daddy sa'yo. Pagaling ka, ha? Patawarin mo ang daddy sa pagkukulang sa'yo. Ako na lagi maghahatid sa'yo sa school. Ha? Ipapasyal kita kapag wala kang pasok. Tawarin mo lang dati. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, anak, Ashley. Pag may masamang nangyari sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng daddy. Mami. Mami, gising ka na. Mami, patawarin mo ako. Malaki ng pagkukula ko sa'yo, Mami. Pagaling ka. Huwag ka mag-alala. Babawi ako sa'yo. Pag nagising na kayo ni Ashley. Pagluluto kita. Ipagluluto kita ng paborito mo. Gumising ka lang. Pagaling ka. Patawarin mo kasi sobrang laki ng pagkukulang ko sa'yo, Mami. Babawi ako sa'yo. Babawi ako sa lahat. Sa lahat-lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Pati kay Ashley. Mamasyal tayo, patulad ng ginagawa natin dati nung maliit pa si Ashley na hindi na natin nagawa kasi nagbago na ako. Kakain tayo sa labas. Paparamdam ko ulit sa'yo yung tunay na pagmamahal ng isang asawa. Pasensya ka na, Mami, na dami pa kayo ni Ashley sa lahat ng kalokohan ko. Mahal na mahal kita.
Mahal na mahal kita. Kayo po ba si Mr. Natividad? Opo, Dok. Okay, so maayos naman ang kalagayan ng mag-ina mo. Kailangan lang nila magpahinga dahil meron silang minor head injuries. Nabago kasi yung ulo nila dahil sa pagkakatumba. Pero there's nothing serious to worry about. Talaga po, Dok. Salamat po. So pag may kailangan ka lang, ipatawag mo lang ako sa nurses, okay? Okay po, Dok. Salamat po. Ma'am, excuse me po. Saan pong room ni Mark Sanchez po? For a while, sir, ha? Check ko lang po. Sir, fourth floor, room 409. Fourth floor, room 409. Thank you po. Sorry, pasensya na. Pati ikaw na dami pa. Huwag mong isipin yung pare. Ang mahalaga, parehas tayo nakaligtas. Sabi ni Doc, pare, makakalabas ka na raw ngayon. Buti na lang. Tapis lang yung sa tama mo sa tiyan. Pang iniligtas ako ng Panginoon. Makalabas lang ako dito. Pangako. Pagsisilbi ako ng ating Panginoon. Good morning, Ate Mindy. Mabuti. Kaya, kumusta? Hi, Tita. Good morning po. Good morning. Hi, good morning. Ako si Sister Mindy. Ito naman si Sister Leona at Pastor Sammy.
Sa isa na namin na-invite sa fellowship at may dosage ng mga replica. Hindi na ba namin na ma-join? Alam mo, nararamdaman namin na may kabigat siyang pinagdaraanan. At alam mo, minsan, ito rin ang tanging paraan ni Lord para mas mapalapit tayo sa kanya. Dyan lang sa school, pumunta ka pa. Na ngayon, karami mo si Mrs. Carter. Hindi ko alam kung bakit ang lahat ng ito'y nangyayari. Ngunit batid kong ang lahat ng ito'y may dahilan. Ngayon po ay nauunawaan ko na ang aking mga naging pagkukulang. Gusto ko pong ihingi ng tawad lahat ng aking pagkakasala sa inyo, sa aking asawa, sa aking anak, sa mga kasamahan, kaibigan, at trabaho. Hindi man naging maganda ang proseso, ngunit itinuro po ninyo sa akin ang tamang daan sa pagbabago. Naging makasarili po ako at hindi binigyang halaga ang lahat ng inyong mga biyaya. Pasensya na po, Lord, kung ako'y hindi naging kontento sa mga bagay-bagay. Hindi ko po nakita ang lahat ng meron ako dahil abala ako sa pagiging mainggitin sa kapwa. Nakalimutan ko ang aking sarili. Nakalimutan ko ang sarili kong pamilya na nagmamahal sa akin ng lubos. At napabayaan ko sila dahil sa pansarili kong kasiyahan. Lord, patawarin po ninyo ako. Hindi ko naisip na marami palang taong naghahangad sa estado ko sa buhay. Na marami pang ibang tao na mas mahirap ang dinaranas kaysa sa akin. Salamat po sa pagmumulat na ito. Nakakalungkot lamang na kailangan pang mangyari ito sa asawa at anak ko at maging sa mga kaibigan ko bago ako mamulat sa aking katotohanan. Ilang beses ninyo akong kinato. Ngunit ilang beses ko din kayong hindi pinagbuksan ng pintuan. Ngunit hindi niyo pa rin ako pinabayaan sa kabila ng pagiging swell ko at mga kasalanan. Lord, dinadalangin ko po ang inyong pagkabay sa akin tungo sa tamang landas ng pagbabago. At ipinapangako ko po na simula sa araw na ito, ipaahalagahan ko ang lahat ng meron ako at habang buhay ko pong iaalay sa inyo ang aking buhay. Amen. Thank you.
Miss, excuse. Yes, sir. Hope, tama ba? Ako nga po, sir. Parang familiar po kayo sa akin. Tim, ako muna. Oo. Ako yung binigyan mo ng calling card last time. Ah, oo sir, naaalala ko na. Buti po nakapunta kayo. Oo. Alam mo, pakiramdam ko, tinadahan na talaga tayong magkita. Maraming salamat po at hinanap niyo ako. Matagal ko na rin kasing gustong-gusto kong makita ang ama ko. Hope, ako dapat ang magpasalamat sa iyo at sa tatay mo. Dahil, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko maliligtas ang buhay ko. Hindi ko makikilala ang Panginoon. Alam mo po, minsan, meron po talagang hindi may paliwanag na paraan sa Panginoon. Meron siyang balak sa atin para maitama yung mga pagkakamali natin at mapalapit tayo sa Kanya. Tama. At isa ako sa nakaranas ng biyaya na yun ng Panginoon. Salamat po. Alin ko po at ililibot ko po kayo. Sige. Makikita niyo po, sila po ay mga batang cancer warriors. Every Sunday, dinadala po sila ng kanilang parents para kahit papaano, habang bata pa sila, malalaman na nila ang kabutihan ng Panginoon. Ito po kasi ang aking advokasya. Wow! Ang matulungan ng mga batang sakit na cancer. Oh, pala mo, napakaganda ng advokasya mong yan. Salamat po. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Piruin mo. Akala natin, hindi na magagamot ang cancer. Pero ngayon, pinagaling ka ng Panginoon. Nakakahanga po talaga mga paraan ng ginawa ng Panginoon. Parati tayo niyang sinusubukan, pero hindi kailanman pababayaan. Alam mo, Hope, dati-rati, wala akong pakialam sa Panginoon. Pero ngayon, handa na akong ialay ang aking buong buhay para lang sa Kanya. Huwag kang mag-alala. Sa isang linggo, kapag gumaling ang aking mag-ina, isasama ko sila dito. Yes po, sir. Talaga naman pong nakakahanga ang Panginoon, no? Hindi po ba? Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay nating lahat. Tara. Hello, guy. Halika. Oh, pakilala mo naman sa amin si sir. Okay. Hello. Kasama ko nga pala ngayon si Sir Tim. Isa siya sa mga bago nating makakasama simula ngayon. Sila din ang mga bago nating kapamilya, Sir Tim. Halika po, upo po kayo. Nag-share sila ng kanilang experience. Mauna ka muna, kapatid Ruth. Hi, ako nga pala si Ruth. I was diagnosed with AIDS a year ago. And day by day, nararamdaman ko na nagde-deplete yung energy ko. But through playing of guitars at ngayon, nakakasama ko dito sa community, I sing songs of praise. Mas gumagaan yung pakiramdam ko at nakakalimutan ko yung sakit ko. But still, hoping na gagaling ako. Sa himala ni God, positive lang lagi. Magandang araw po sa ating lahat. Ako naman po si Amy. Magtitinda at bagamat ako'y nakakaranas ng physical na pananakit mula sa aking asawa, ay patuloy ako na nagbibigay pagmamahal sa aking pamilya. At kagaya na ninyo na naririto ngayon, ako ay nananalig sa ating poong may kapal na balang araw magbabago ang aking asawa para sa ikauunlad ng aming pamilya. At
darating ang araw na magiging masagana din ang aming pagsasama sa tulong ng ating Panginoon. Hello po, ako naman po si Vic. Isa po akong mga lakal ng bote at dyaryo. Kasama ko po ang aking anak. Minsan po nakita po kami ni Sister Hope na natutulog po sa ilalim ng tulay. At ngayon po ay dito po kami nakatira sa school at dito rin na rin po nag-aaral ang aking anak. Minsan po kapag po mahina ang kalakal ay nagwawalis-walis po ako dito sa paaralan. Tunay na napakabuti po ng Diyos. Ako si Aira. Bale, mag-isa na ako ngayon. Lumayas ako sa mga magulang ko kasi napapagbuhatan nila ako ng kamay. Ang ama ko ay lasinggero at sugalera naman po ang aking ina. So, kagustuhan ko makatapos ng pag-aaral, lumuwas po ako ng syudad para makapagtrabaho at suportahan ang aking sarili. Mahirap man po, pero kinaya naman sa pamamagitan po ni Ate Hope. Siya po ang tumulong sa akin at nagbigay ng income para matustusan po ang pangangailangan ko sa araw-araw. Sir Tim, it's your turn. Ako si Timoteo. Tim, how are you? Glad you came. Good to see you, sir. Nice to see you. Is this your wife and kid? Ah, yes po. Come, have a seat. Look, Tim, I'm sorry for what happened last time. Nadala ako masyado ng emosyon ko. Ayos lang po yun, sir. Huwag niyo pong isipin yun. Diretsyahin na kita. I have known you for so long and wala akong ibang pinagkatiwalaan dito sa kumpanya ko kundi ikaw. Sadly, minsan nagkakaroon lang siguro ng tayo ng personal na problema at hindi kita naiintindihan that time. And I'm sorry kung nasisanti kita. I've come to realize na nagkamali ako. I'll be honest with you na kumpara sa pumalit sa'yo, di hamak na mas maganda ang takbo ng business ko kaysa sa kanya. And I wish na makabalik ka sa business team. Wow! Opo naman, sir. Kailan po ba ako pwede magsimula? As soon as possible, team. This company needs you badly. Welcome back, team. Thank you, sir. Thank you so much po. Maraming salamat. Hapon po, ma'am. Nandito po ba si Mr. Maximo Apapul po? Yes po, nasa loob. Pwede po ba siyang makausap? Sige pa, tawagin mo lang, sir. Wait lang pa. Sir, may nagahanap po sa inyo sa labas, mga polis po. Kung pwede daw po kayo makausap. Ah, sige. Sandali lang ako to. Sige. Magandang hapon po, sir. Kayo po ba si Mr. Maximo Acapulco? Opo, opo, sir. Ay, sir. Ano po mapaglilingkod po sa inyo? Sir, nandito po kami. May dala po kaming warrant of arrest para sa inyo. Para sa inyo po para yan? Para po sa kasong estapa. Maaari niyo pong basahin, sir, para malaman niyo po. Kung ako ito.
Sir, kayo po ay sumama sa amin para inyo pong maliwanagan kung anong ba't po isa ng pagkaso sa inyo. Ano po, kayo po, Mr. Maximo Acocol ko ay aming naaresto sa salang estapa. Kayo po ay may karapatang manahimik at magsawalang hibo. Ano man po ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa inyo sa lahat ng hukuman ng Pilipinas. Maaaring po kayong kumuha ng sarili nyong abogado at kung wala po kayong karapatan, ang gobyerno po ay may nakalaang usapan na sa inyo. Mawanawaan nyo po bang inyong mga karapatan? Oh, tatago ang katorni ko. Isa ako sa mga taong tinuruan ng Panginoon na mamulat sa aking mga maling ginawa sa buhay. Ipinapangako ko po na simula sa araw na ito, pahahalagahan ko ang lahat ng meron ako at habang buhay ko pong iaalay sa inyo ang aking buhay.
Isa pa. Kat. Si Tita. Paano bang gagawin natin dito ang attorney? Okay na. Okay. Take three. Oh, Joe, okay? Karak! What's funny? Kumpul-kumpul. Kumpulat na may ako. Take four. Five. Sabi na, tatawa. Take five. Nag-iisip parang katawa. Nakatawa ako sa mga. Oh my God! Take six niya! Take six! Ready? Ojo, okay? And action. Mr. Akupol ko, magandang araw ko. Cut. Oh my God! Dahil siya ganyan. Ang baling! Ay, baling! Ay, parang huwag ka. Ano daw? Ay, kayo daw eh! Lagyan mo na, dali na! Nagigigil! Ay, magugutom na ako sa akin! Oh my God! Abel, cut! Ulo ni Abel! A, audio! Ready! Mr. Akoy po, magandang araw. Ako po. Ready? And 3, 2, 1, and action. Mr. Akoy po, magandang araw. Ay, attorney! Pansyo, ako po! Thank you! Kape! At wala tayong kalaban-laban sa kaso. Kalaban na? Hindi, tawaway na po yun. Okay. Ayun talaga yung pang-de-en ko. Ano pong de-en niyo, tita? Harap nga ng pera. At talo tayo sa kaso.